Si ondas ni pecho arriba las manos, cabacho moreno penetra tu... Hi, magandang hapon. It's open us again. Ayan. Lunes na Lunes, magbibigay tayo ng review and reaction about dito sa batang umiyak dahil nga kinuha yung kanyang mga supot ng mangga. Ayan. Ano na, advertise. Ayan, sabi pang ganon na inano daw talaga, nabulok daw yung mangga. Nabulok, kinuhaan pa ng 500 yung bata, nahulog daw yung 500. Kaya daw karma daw sa kanya. Kayo mga netizens, kayo na yung mag-ano doon. Kung talagang nahulog at nabulok yung mangga. At saka kung hindi daw nahulog yung 500, sabi pa niya, tinanong siya ni Sir Rafi Tulfo, ibibili daw niya ng KFC. Diyos ko, Santa Maria, manong kuya, lulo, ano bang nasa utak mo? Pera ng bata, pinaguran yan. Tapos ikaw, ikakain mo, ilalagay mo sa sikmura mo, hindi mo pinaguran. Kahit sabihin mo, isang araw lang yun na bantawid gutom mo, pero galing sa masama. Tapos hindi ka naman nagugutom eh, kasi may trabaho ka. Tapos gaganunin mo yung bata. Diyos ko sa iyo, paano kung walang Rafi Tulfo in action? Ano, nandyan ba kayo para humingi ng tawad? Wala. O diba? Diyos ko, buti ka mo at hindi kayo pinakulong kasi pwede rin kayo makulong yan at mawalan kayo ng trabaho dahil sa ginawa nyo. Eh diba galit yung mga ganyan-ganyan sa mga kutong-kutong na yan? Ayan, pasalamat kayo at hindi kayo talaga tinuluyan. Mabait yung bata at saka si kuya. Diyos ko, mangga na bulok, 500 na hulog. Sabi pa doon sa mga netizens, ayan, another pagsisinungaling. Sino yung linda-linda? Sabi na, oh, para din daw itong si ano, ganyan-ganyan. Pero nasa inyo na po yun, kung talagang maniwala po kayo, na talagang nahulog yung 500, di ba? Sa susunod, wag na po ninyong gawin yan. Pasalamat tayo at na-actionan agad yan at nang hindi tularan. Lalo na pag nakakita po tayo ng mga bata sa lansangan, kung maari nga eh, kung may pera lang tayo, papakyawin na lang natin yan para uuwi na agad yung bata. O di ba kasi, hindi naman yan sabing pinababayaan ng magulang yung mga yan, kundi natuto din yung maghanap buhay dahil sa hirap ng buhay. Ayan, hindi po lahat ng sitwasyon ay kagaya ng sitwasyon nyo, sitwasyon ko, sitwasyon ng iba. Ayan, kaya pag may bata tayong nakita, huwag agad husga na ganito, ganyan. Ay, bakit pinaano? Siyempre, natural yun na ang bata talaga ay nasa school. Pero tingnan mo sa murang edad niya, di ba? Nag-iisip na siya paano siya kikita at nang makatulong sa magulang niya. Tapos may mga tulad nyo na nag-aabang-abang dyan sa kalsada para lang kukunin yung mga ganyan ng mga bata. Diyos ko, butit na actionan talaga ito. Ayan, parang naano na naman yung ating puso dahil dyan sa mga traffic enforcer na yan. Wag na wag yun ang ulitin yan dahil may Tulfo in action na mabilis umaksyon para mag-action dyan sa mga naaapi. Ayan, dun sa bata, ayan, good luck at sana ay maging malusog ka at pati dun sa pamilya mo. Ayan, at saka mabuting pinalaki ka, mabuti ang pagpalaki ng iyong mga magulang, hindi habang buhay ganyan ka. Darating ang buhay, nagiginhawa din yung buhay mo. Ayan. Ganun lang naman eh, ang gulong ng buhay dito sa mundo. Hindi araw-araw paghihirap. Ika nga, kung may tiyaga, may nilaga, ayan. Anuhan lang natin yan ng sipag at paniniwala sa Diyos. Ayan, sa mga traffic enforcer, ayan. At nang matuto na kayo. Ayan. Kaya, ayan. Diyan ako nanonood, dito ako nagre-reaction, o diba? Ayan, advertise pa rin si Sir Rafi Tulfo, natapos na lang ako sa reaction, review, ayan. Magiging aral ko sa lahat ng mga traffic enforcer, at kahit na hindi po mga traffic enforcer, ayan, sa mga lahat na may parte na pwedeng mangutong, kahit ano-ano, ayan, maging leksyon po yan na talagang huwag mangutong, magtrabaho tayo ayon sa ating kakayanan. Huwag tayong umasa na makakupit para lang na ipantawid gutom or ano. Kailangan pagkayuran para makabili ng KFC. Sumikat si KFC dahil lang dyan. Sikat na siya pero ayan pala may mga paraparaan para makabili ng KFC. Kuya, huwag kang ganyan. Mali yun. Ayan.
Magandang hapon po sa lahat. Ayan, kung bago po kayo sa aming channel, ayan, don't forget to subscribe. Ayan, at maraming mga review at reaction pa tayong gagawin dito tungkol sa mga segment ni Sir Raffy Tolfo sa kanyang Raffy Tolfo in Action. Ayan, at meron din po kaming mga videos dyan, Buhay Nanay sa Australia. Ayan, part 10 na po. Ayan, lumabas na po ang part 10 ng Buhay Nanay sa Australia. Ayan. Magandang hapon po. Ayan. Mga kananay dyan. Ayan. Relate kayo dyan sa aking mga ginagawa bilang nanay. Ayan. At sa muli po. Ayan. Maraming. Salamat sa lahat ng inyong suporta talaga. Grabe, araw-araw. Marami pong nagsasubscribe sa Aupinas. Oh my God. Hindi ko man kayo kilala in personal, pero maraming salamat po talaga. Ayan. Natutuwa po talaga ako magbasa ng comment at saka magre-reply sa inyo. Ayan. Hanggang sa muli po nating reaction and review. Ayan. Magandang hapon po. Bye-bye!